paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanyeras. At kami po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. June 19, 2023. Ikailang birthday ni Jose Rizal, Attorney Cam? 162. 162nd birthday, supposedly, ni Dr. Jose Rizal. So yung mga ipinanganak dyan na ipinangalan kay Jose Rizal, magandang gabi po sa inyo at happy happy birthday. Either ang pangalan nila ay Jose o Rizal, Attorney Cam. Ayan. So magandang gabi po sa inyo and of course sa mga kaanak ni Rizal. Magandang gabi po. Alam niyo po ba na ang kanyang tunay na pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Grabe no, ang haba, panyera. Parang pag magsusulat ka pa lang sa exam, no? At tapos na yung exam, hindi ka pa tapos susulat ang sa pangalan mo. Ang haba. Dos Kumpanyeras. Anyway, kumusta po ang weekend na nagdaan? Attorney Cam, meron tayong maliit lang na good news. Dahil meron pong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 10 centavos para sa diesel, 35 centavos po para sa gasoline, and 30 centavos para sa kerosene. Pero kahit maliit lang yan, katiting lang, every centavo counts. Ayan. Dos Kumpanyeras. By the way, Attorney Cam, mabanggit ko lang, idadagdag ko na lang din para dun sa ating mga kababayan na nagvi-vape. Kasi nagkaroon ng parang, anong tawag doon, ng raid ang grupo ni Yusek Castelo doon sa ibang mga lugar, no? Diyan sa somewhere in Manila. So, paalala lang po, malapit po ito sa mga UST. Paalala lang po sa mga nagvi-vape o kaya nagbibenta ng vape na meron po tayong batas, ano? Yung Republic Act 11900 na nag-take effect or naisabatas noong July 2022 na tinatawag na Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act na meron pa rin po katulad ng mga pagsa si sigarilyo, yung may ang tawag doon, yung Yossi talaga, na meron po mga designated areas lang. Hindi pa pwede sa loob ng room, sa loob ng classroom, sa loob ng mga restaurant, ipinagbabawal po kahit pambabango yung vape ninyo. So, meron po itong multa bilang parusa mula 5,000 hanggang 20,000 pesos, Attorney Cam, para sa mga nagva-violate nito. Kaya paalala po sa atin, ano? Dos Kumpanyeras. Yung mga nagbibenta din po, sinasaklaw kayo ng batas na ito, lalong-lalo na, Attorney Cam, baka nakakalimutan noong mga online sellers na nagbibenta. May bawal po ang mag-advertise na ito ay mabango. Yes. May mga maglagay ng mga caricature, ng mga enticing ng mga pictures dahil maari pong kumbinse o mainganyo yung mga kabataan. Dito sa Vaping Regulation Act, Attorney Cam, 18 pinapayagan na ang gumamit ng vape. Tingnan niyo yung package ng mga Yossi ngayon, di ba? Parang nakakadiri pero yung mga iba pa rin bumibili. Yung vape bawal, Attorney Cam, na maglagay, bagaman at hindi sinasabing maglagay ng ganung pictures, no? Pero bawal. Pero bawal po maglagay ng mga pleasing na mga pictures. So take note of that po. May mga pwede, kung kayo po ay nagninegosyo ng vape at magbibenta kayo sa minors o kaya naman ay magbibenta kayo sa mga itatabi ninyo ito sa mga pagkain. No? Bawal pong itabi kung kayo ay may tindahan dyan. Bawal itabi sa pagkain ang vape, Attorney Cam, o kayo yung mga flavor nito. No? So, violation po ito ng batas. Dos Kumpanyeras. Anyway, magiging maganda po ang ating talakayan. Isa ka bang sinungaling? Isa ka bang bulaan? Bulaan. Propetang bulaan. Mapang, anong tawag doon? Mapang loko, manloloko. Ayan.
para po sa inyong episode na ito. Mahilig magsinungaling. Yung tipong ano, panyera, kita mo kasi sa isang tao, kapag nagsisinungaling, di ba, minsan, hindi tumitingin sa mata mo. Hindi tumitingin. O, nabubulol. Paano ba yan? Lagi akong bulol. O kaya naman, attorney, kang pag tinatanong mo, biglang kukurap. Hindi makatingin. Oh, yan. Nagbabat ng eyelash, ng eyes. Pero yung iba naman talaga, malakas ang loob. Kirap talaga. Talaga. May iba talaga, panyera, na professional liar na, tatlo na akong tawagin, na kayang-kayang magsinungaling nang hindi kumukurap, nang nakatitig pa sa'yo, na mapapaniwala ka na, totoo nga ito sinasabi niya. Convincing. Diba? Unless lagyan natin ng ano yun? Lie detector test. Although kasi, attorney Cam, hindi din naman 100% accurate ang lie detector test. Dos kumpanyeras. So, ngayong gabi po, pag-uusapan natin, ano ba yung pwedeng ikaso sa pagsisinungaling o sa mga nagsisinungaling? Lahat ba? No? May maikakaso nga ba? Or if yes, lahat ba ng uri ng pagsisinungaling ay maaring magkaroon ng liability? No? May pananagutan sa batas? At ano bang klase yung mga pagsisinungaling na mayroong parusa? What if halimbawa, no, may nagtanong sa'yo, o kaya pwede bang manligaw? Tapos sinabi mo, hindi pwede, married na ako. Yung pala, single ka lang. Ako, makakasuhan ka ba niyan? O kaya tinanong ka ni Mrs. San ka galing? Ay, nako. This oras na ng gabi. Sabi mo, galing ang trabaho, pero ano pala, no? May ala ka. May ala. Ay, nako, baka makasuhan ka ba niya dahil sinungaling ka? Okay, paano naman, attorney ka, Manu, kung nagsinungaling ka sa isang affidavit? Ayan. Isang sinumpaang salaysay, isang special power of attorney. Nagsinungaling ka sa deed of sale or deed of absolute sale. Sinabi mo na ako po, may-ari nito, samantalang hindi naman ikaw. Yun ang kasinungalingan na, or sa anumang dokumento, kasi mayroong kakambal ng pagsisinungaling or kasinungalingan ang, ano? Ano, panyera? Pamimeke. At katriplet ng pamimeke ang pagnanakaw. Di ba? Kasi usually ginagamit ito yung mga deed of sale na pineke. Yes. Oo, di ba? Talagang talagang mapanglinlang tsaka mapangloko. Oo. At yan ang mga magkakapatid. At magkakadikit ang nagsisinungaling na mimeke and then ang pagnanakaw. Dos kumpanyeras. Kaya naman, if you have questions po, tumatanggap kami ng inyong mga questions sa 091, nasa ano yun, attorney Cam, sa Klolo. 0919-282-6485. Yes. Again, that's 0919-282-6485. Ganyan din, live po tayo sa DZRH TV 4K live stream at pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe dyan. At attorney Cam, sa ating mga Facebook pages. At sa ating social media platforms, sa DZRH News, DZRH News Television, at sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page. Yes, and of course, magpapatuloy na ba tayo? Magko-commercial na tayo? Magko-commercial daw muna tayo. Attorney Cam, kapag ka nagsinungaling ka sa nanay o tatay mo, pingot lang katapat nun. Palo. Grounded ka. No? Palo sa pet. Palo sa pet. Yung iba naglalagay ng karton sa pet para hindi masakit. Or confiscated ng gadget. O kaya naman ay bawas allowance. Ayan. Pag medyo matindi talaga yung pagsisinungaling na ginawa mo at kung saan naka-apekto ito sa iyong mga kapitbahay, mga ano, talagang yung iba nagpapaluhod sa munggo tsaka asin. Ang sakit. Kapag nagsinungaling ka naman sa boss mo, kaya sa employer mo, sinabi mong, masakit po ang ulo ko, may trangkaso po ako. Samantalang nandun ka sa mall. Okay yan. O nandun, Boracay. Vacation. Nagbabakasyon ka, nagpost ka pa sa social media. Nakupo, huli-huli. CIA. Pakape-kape ka pa, no? Pwede ding maging subject ito ng disciplinary action. Pero kapag ikaw ay nagsinungaling sa pamamagitan ng dokumento o kaya naman ay nag-testify ka ng kasinungalingan sa korte, under oath, no? Take note, under oath, maari po itong pumasok sa perjury na pinarurusahan naman sa Revised Penal Code under 2183 ng Revised Penal Code na meron po namang amendatory law na mas pinataas pa, attorney Cam. Ang parusa. Oo, mas mataas ang parusa. And take note, dahil sa tumaas ang parusa, lumagpas na ng 6 na taon, hindi na po ito pumapasok o hindi na po ito pasok doon sa pwedeng mag-apply ng probation. Ano yung probation? Yung pwede kang makalaya, no? Habang nagsiserve ng sentence, kung ikaw ay makatulang guilty, magre-report ka lang doon sa probation officer on a regular
basis. Dos kumpanyeras. At saka medyo may kalakihan ha. Oh, ang multa. Oo. May 1 million. Diba? Diba? 1 million. Kapag, lalo na pag ikaw ay public officer. Yes. Public employee. Mm-hmm. Kasi meron pa yung attorney ka. Meron pa yung perpetual disqualification. Yes. Ibig sabihin, hindi ka na pwede magtrabaho. Not ever, no? Never ever sa government, no? Yes. Kahit ito ay appointive o elective office. Mm-hmm. In short, kahit maging ano ka, barangay tanod, mm-hmm, hindi ka na pwedeng mag-apply. Dos kumpanyeras. Itong pagtaas po ng parusa at multa, nalagdaan nito nung sa panahon bago ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, mm-hmm. O bagong-bago lang, Attorney Cam. Kasi merong amenda ang revised penal code. Yes. Na hindi sinama yung 283, mm-hmm, 183, mm-hmm, yung particular doon sa perjury. Ngayon, mm-hmm, nagkaroon naman ng separate na amendment, no? At itinaas na nga, no, ang parusa. Anyway, magandang gabi po muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Vince Haen ang unguna. May kaway pa si ano pala RSN. Sir Junik daw, magandang gabi po. And of course, partner Vince Haen, happy Father's Day and advance happy birthday sa iyo. Advance happy birthday din kay Miss Karen Elizalde, ang beautiful wife ni Sir Freddy Elizalde. Bukas naman ito, Attorney Cam, at nanuno sa atin si Emmy Garcia and of course Charmy Wings. Magandang gabi. Scammer daw yun ang tawag. Iba pa rin yun, Attorney Cam. Ibang uri ng pagiging sinungaling. Yes. Oo. Magandang gabi po Vilma Takahashi, Bobby Ocampo. Ganun din po. Ayan ha. Si Lou Gutierrez, James Anthony Neal, Ditas, ayan. Delta Sid Arrojado. Ayun yung DIY. Dita. Yung pala ambasador. Magandang gabi po. Marilu de Guzman at sa iba pa. Mm-hmm. And of course, Ma'am Grace Recta and Naimbag Arabi Imadam. Gayun din kay Miss Irene Almodovar, Kenneth Arevalo and Tita Ami Miraflor Garcia, Hilo Campo, Mami Belen Rivera, si Violeta Zambrano and Eduardo Narvaez and Dean Carlos at si Fiesta Mart Royal at yung iba po, babatiin natin sa ating pagbabalik. I-ready na po ang inyong mga questions, sasagutin po naman yan after a few reminders. Saan lang po kayo, kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At of course, tinatalakay ho natin ano, yung pwedeng ikaso sa mga sinungaling. Parang may emphasize talaga eh. Parang pag sinabi natin, biglang humaba yung mga ilong ng mga nagsisinungaling yun. Sinungaling ka? Oo. Paano kung halimbawa nang huli mo ang boyfriend mo, mm-mm, na may iba? Diba? Nangangaliwa. Ano, pwede mo ka? Pwede bang pasukan yan? Sinungaling ka? Oo, yung asawa mo, no? pag nagsinungaling ka na kunyari, nag-uti ka, mm-hmm, tapos nag-inom ka lang pala, malamang yan, outside di kulambuka. Mm-hmm. Pero yung ibang form ng pagsisinungaling, dahil pumunta ka sa ibang lugar at may kasama kang iba, ay ewan na lang kung anong pwede mong kaharapin. Dos kumpanyeras. Tsaka panyera, paano yung tinatawag natin na white lies? Oo. Nagsinungaling ka para sa kapakanan ng iba. Mga ganun, di ba? Nagsinungaling ka. Withholding of information. Oo, di ba? Eh, what if you have the responsibility? Mm-hmm. No? Eh, kasi dalawang klase. Divulge the information. Oo, di ba? Ibang usapin din yun, Attorney Cam. Anyway, ito pong usapin natin, ano, ay may kaugnayan doon sa, kumbaga, kawin-kawin kasi ito, Attorney Cam, ano, Title 4 ng Crimes Against Public Interest, no, sa ating Revised Penal Code. Ito yung mga provisions na applicable ay 180, mga connectado, Attorney Cam, 180, 181, 182, 183, 184, no. Yung 180, yung 180 ay false testimony against a defendant. Ibig sabihin, pag ikaw ay tumestigo laban sa isang akusado, mm-hmm, no? Yung iba, yung sunod na provision, yung 181, ay titestigyo ka naman pabor sa isang akusado, mm-hmm, no? Yun. Tapos yung 183, eh, pag ito yung false testimony and other cases and perjury in solemn affirmation. Ito naman yung mga, mm-hmm, ano, di ba, panyera? Yung mga nasa affidavit din. Oo, ayan, mga nasa affidavit. Ka oo, mm-hmm, yan. Ang tanong, paano naman, Attorney Cam, binanggit mo affidavit? Paano yung sa special power of attorney, deed, mm-hmm, of seal, no? Mm-hmm. Dahil yun din ay
dun din yun, 'di ba? Public, sinasabi niya public instrument ito, mm-hmm. no? Yan. So yan po ang tinatalakay natin tonight. And of course, ang pagsisinungaling po under oath ay pinarurusahan sa ilalim ng tinatawag na perjury. Kapag ang isang tao ay knowingly, no? Ibig sabihin ay sinadya mo talaga, deliberately, hindi pwede yung hindi mo sinadya, akala mo kasi ganun eh, yung pagkaintindi mo. So hindi po sinasaklaw yung maling interpretation mo, no? Kung ikaw ay deliberately or sinadya mo talagang magsinungaling at magsabi ng mali, yun po ang tinatawag na perjury. Mm-hmm. Yan. Halimbawa, kaya naman ay nag-submit ka ng affidavit or nag-execute ka ng affidavit kasi dun sa last portion ng inyong affidavit, di ba nanunumpa ka, pinanunumpaan mo ng lahat ng sinabi mo sa taas, yung recital doon, ay totoo, no? At in good, ginawa mo in good faith. Ayun. So, yun po ang pwede maging kaharapin. Dos Kumpanieras. Dati, punishable lang ito ng 2 years and 2 years and 4 months at up to 2 years and 4 months ngayon. 6 years na, noon. At saka panyera, di ba, pag kayo po ay pumunta ng korte, di ba, pansinin niyo po, di ba, nanunumpa. Nanunumpa. Yan. O, nanunumpa ka ba na magsasabi ng pawang katotohanan lamang? Oo. Under dun sa threat na ikaw ay maaring managot, makasuhan. Magkaroon ng pananagutan para sa pagsisinungaling, yes, sa korteng ito or perjury. Yun po yun. Kaya hindi dapat na okay lang yan. Hindi pwedeng petiks-petiks. Mm-hmm. Okay lang yan. Basta ano, pangatawanan mo lang. Basta wag kong kukurap. Hindi pwedeng ganun. Kaya no, kitang-kita mo pag nagsisinungaling yung mga nag-memorize na, no? Tapos kapag nagsalita, no, ulit-ulit na yung sinasabi na minsan nalilito na sila. Mm-hmm. Pero ayan, no, yung sinasabi natin na pagsisinungaling, may yung mga pagsisinungaling po na hindi naman po pinaparusahan ng batas. Katulad ng pagsisinungaling sa jowa. Depende, no? Halimbawa, na-late ka, tapos sabi mo, galing ka lang sa ano. Yung simple lang pa niya, asan ka na? Asan ka na? Papunta na ako. Papunta na. Yung pala, nagtututbrush ka pa lang. Alam mo, yung mga Pilipino, relate na relate dyan. Yung papunta na, asan yung papunta mo? Yung pala, maliligo pa lang. Yung mga ganyan pa niya, yung mga ganyan naman na hindi pinarurusahan. Pero mo naman sanang gawing habit. Huwag mo aabusuhin. Dos Kumpanieras. Ang tanong, kasi pag pinag-usapan attorney kam ang perjury, yung mga ang perjury ganito, affidavit. Dahil yes, sworn affirmation or oath, under oath, no? Paano, kailangan ba ang papel nakasulat in ako, si Rina Seco of legal, ang hirap Tagalogan, Rina Seco of Filipino of legal age with residence at blah 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 blah, do hereby state under oath that kailangan ba ganun, no? Hindi po lahat kailangan nandun sa ganung forma. Hindi po yung forma ang pinag-uusapan dito, kundi yung pinanumpaan mo na totoo ito. So, for example, Attorney Cam, ang mga government employees ay nagre-require ng SALN, no? Statement of assets and liabilities and net worth. Statement of assets, liabilities and net worth. Mm-hmm. Ayan. O kaya naman, Attorney Cam, yung kanilang mga form na sinasubmit sa Professional Regulation Commission. PRC. Or sa ano pa ba? Sa, kung kayo ay teacher sa DepEd o kung saan mang ahensya or opisina kayo nagtatrabaho, usually may sinasubmit ng mga dokumento. At kadalasan, Attorney Cam, ito ay pinipirmahan mo under oath. Yes. No? Under oath. So ito po ay maaari pa rin magkaroon kayo ng pananagutan dahil, again, hindi po yung forma kundi yung panunumpa ninyo na nagsasabi kayo ng totoo. Dos Kumpanieras. Ayan. Yung pala, no, nagsasabi kayo ng pawang mga kasinungalingan. Ayan. O kaya may mga tinatago dyan. Mm-hmm. Hindi nyo nilagay, pero required ng batas na dapat ay inyong ilagay sa, ano, sa example, SALN. Diba? SALN. Oh. Speaking of which, Attorney Cam, paano naman kung, Attorney, hindi ko sinabi, baka hindi ako matanggap sa trabaho. O yan. Mm-hmm. Hindi ko pa sinabi na natanggal ako sa previous employment ko dahil baka hindi na po ako tatanggapin kasi ang kaso ko po doon ay malversation or technical malversation, no? Or nagastos ko po yung pera o nakasuhan po ako ng estafa na settle ko lang. O kaya theft mo, theft, diba? Oo, dishonesty. Yes. Kaya naman ay kung ano man, gross negligence, no? Pwede po bang hindi ko naman po dineclare. Oh, hindi ko po dineclare. So ibig sabihin hindi po ako nagsinungaling doon, di ba? Piloto po. Ayun. Tal, so, hindi
Hindi po ako sinungaling, sabi ni Edmond. Basahin mga ito. Si Edmond Leoncio, magagandang gabi po. Magandang gabi po. Hindi po ako nagsisinungaling. Talaga magaganda kayo. May kaso po ba ko? Salamat. Wala pong kaso sa pagsasabi ng totoo. Oo. Oo naman, di ba? No? Halimbawa, paano naman kung nagsabi ka ng totoo? Anong kaso naman yun? Of course, wala. Yes. Pero, pagka kayo ay nagsalimbawa, mapanira, pero kahit patotoo ito, basta ito ay mapanira, wag po ninyong isusulat. No? Lalo na sa mga social media platforms. Why? Kasi ito po ay maaring pumasok doon sa cyber libel. Yes. No? Ipopost din yun. Basta may nasira ang puri, no? Ito po ay ano, ito po ay maaring pumasok doon sa cyber libel. Dos kumpanyeras. Halimbawa, panyera, no? Nakasuhan lang pero hindi pa naman convicted. Tapos pinagsasabi mo, ay, naku, yung kapitbahay naman itong taong to, estapadora. Okay, yun. Estapador. Di ba? Take note po ha. Wag po ninyo, halimbawa may warrant of arrest na na-issue ang korte laban sa kalaban ninyo, kaaway ninyo o kaaway ng kapatid, jowa ninyo o kung sino man, no? Kahit hindi kayo kasali, nakisali na din kayo, nakikigalit-galit kayo, wag po ninyong gagawin. Magkakaroon po kayo ng liability. Dos kumpanyeras. Ayan, so, by the way, kapag ka po ikaw ay nahatulan ng perjury, eh, hindi ka na pwede mag-testify, no? Sa mga, hindi pa na pwede maging testigo sa anumang kaso. Dahil wala kang kredibilidad. Wala kang yes, totoo. Isa ka sinungaling. Totoo, kasi diba? Kapag ka ikaw ay nagtitestify, pinanunumpaan mo na ikaw ay magsasabi ng totoo. At kapag ka ikaw ay nagsinungaling, wala ka ng ganun, wala ka ng key na mag-testify. Ito ay yung tinatawag din, nagpo-fall ito doon si tinatawag attorney cam ng moral turpitude, no? Na, kumbaga, eh, it goes to the core of your values. Ay, naku, no? Wala kang depensa. Kasi hindi siya tipong white lies lang, no? Dahil syempre ito ay nakaka-damage, nakaka-injure ng ibang tao. And of course, kapag ka sa mga dokumento, eh di ba, pinipreserve natin ang dignidad at kredibilidad ng mga dokumento. At ayaw natin na na lumipana o lumaganap o kumalat ang mga dokumentong pawang kasinungalingan. Dos kumpanyeras. Bakit ka tumatawa? Lang, mga pawang kasinungalingan, mga peke. By the way, sige, Attorney Cam, fire your first question. Ito nga, panyera, paano daw kung medyo, wait lang ha, gumagaragal yung boses ko. Ito, pwede po bang tumistigo ang asawa laban sa kanyang Mr. o Mrs.? Paano po malalaman na nagsisinungaling ito? Ayan. Unang-una po, no, meron pong rule kung saan na hindi po pinapayagan na mag-testify po ang asawa, Mrs. o kaya kanya Mr. sa isa't isa. Diba po? Kasi again, unless yes. Ito ay pabor sa iyong asawa. Kasi dati, Attorney Cam, bawal pabor o anti or against. Ngayon against, bawal, pero pabor because of your marital privilege. Oo, diba? Pero kung halimbawa, tawag dito, mag-ano lang siya or magsasabi lang siya ng kasinungalingan, malalaman naman din po yan. Kung halimbawa pinayagan po na yung exemption na pinapayagan po na mag-testify against dun sa kanyang husband. Especially kung halimbawa nag-commit ng crime si husband sa kanya o kaya sa kanyang mga kamag-anak. Di ba? So, yun po. Yes. Thank you, Attorney Cam. Dos kumpanyeras. Ang tanong, halimbawa medical certificate. Pineke po. Naku, daming ganyan po. Ang daming ganyan. Totoo po pambigay yan. Pambigay sa HR. Totoo yan, panyera. O, totoo ito. Kaya nga maraming mga doctors, ano? Especially Attorney Cam, no? Kung siguro sa HR ninyo, nakakalusot kayo. Pero kapag ka po sa korte, ha? Huwag po ninyong gagawin ito. Bakit? Kasi Attorney Cam, may mga huwes. Halimbawa, ikaw ay dapat mag-a-attend ka o merong patawag na dapat a-attend ka. May schedule. Pero nakalimutan mo or hindi ka pumunta, sasabihin mo, kukuha na lang ako ng medical certificate. Usually, ang medical certificate na isinasubmit po sa korte ay kumbaga ay notarized. Baka man at ito ay certification lang, nire-require usually ng korte na ito ay notarized. So, ibig sabihin, under oath, no? Kaya yung ibang mga doktor, ayaw mag-issue pag sinabi, para saan ba ito? Para po sa trabaho ko. Madali sila mag-issue. Pero, pag sinabing para po sa korte, and for other legal purposes, ay, naku, maghunos-dili ka. Kaya ito, dapat alam din ito ng mga doktor. Dos kumpanyeras. Kaya, panyera, diba, dun sa may mga medical-legal purposes,
di ba? Hindi yes. basta-basta yan nag-i-issue ang mga doktor. Mm-hmm. Kapag medical, legal ang pinag-uusapan, kung ano talaga yung kanilang findings, yun lang ang isusulat nila. Mm-hmm. At kapag hindi, wala rito ano, palakasan system, kasi kapag ito ay nakarating sa korte at napag-alaman na sila po ay nagsinungaling, eh mm-hmm. baka sila din po ay makasuhan. Yeah. Because, again, it is under oath. Yan. Papaano naman po kapag ano, attorney kam, attorney Rina, typographical error dun sa affidavit. Okay. Pag typographical error, ay, hindi kasinungaling. Oo, hindi naman kasinungaling. Except nga lang kung dates, kapag material yung dates, mm-hmm. tapos dinaya mo, mm-hmm. ayan, especially sa pag mga criminal case, no, yung mga mm-hmm. importante, yung mga anong araw, anong petsa, nasang mm-hmm. ka, nung mga, yung mga ganun po, maaaring may liability. Oh, kasi pero, attorney cam, especially kung mga, yung sa criminal cases, yes. ano, na material. Mm-hmm. O kaya naman, di ba, yung mga estafa cases, yes. yung mga ganun. Bouncing mm-hmm. check law, yan, important din yan. So, kapag halimbawang nagkamali lang naman ang spelling, ay, wala ang problema yon. So, hindi mm-hmm. naman po material yon. Basta mm-hmm. hindi po material at hindi nakaka-apekto doon sa sinumpaan yung salaysay, yung mga material information na kailangan, wala pong problema. Mm-hmm. So, tandaan ho natin, anak, para mag-fall siya under ng perjury attorney cam, ito ay nag-deliberate. No? Deliberate na pagsisinungaling under oath before, no? A competent authority. Sino ba yung competent officer na pwede na nag-a-administer ng oath? Ang tanong, paano naman po yung kapitan? Pwede po bang mag-administer ng oath? Insofar as yung mga proceedings sa barangay, ay yes po, no? So hindi po kailangan, dapat ay notary public lang ang nag-a-administer ng oath or sa notary public lang ito nangyayari. Kasi take note po, halimbawa yung mga opisyal na dokumento mula sa gobyerno o yung mga opisyal na dokumento or mga dokumento na inaabot ninyo sa mga opisyal ng gobyerno, ayan, yan po ay maari din pong mahulog doon. No, ang next question, attorney cam, what if walang authority, no? Ito ang walang kapangyarihan itong nag-administer ng oath sa iyo. Pumapasok ba ito sa krimen or perjury? Dos kumpanieras. Alam mo, this is something na we should also consider. I don't know kung halimbawa attorney cam, ano, correct me if I'm wrong, Carly Yeselo na nag-aaral ngayon ng Revised Penal Code Book 2. Kapag kayong halimbawa attorney cam, akala mo, no? Kasi 'di ba sa ating family code, kapag akala mo ay may authority yung solemnizing officer, eh di ba valid naman yung kasal? Mm-hmm. Eh paano kung halimbawa attorney cam, dito akala mo may authority naman yung tao na nag-oath ka, administering officer, ito ba ay papasok doon sa perjury? Kasi sinasabi, kapag ka ang kailangan, requirement na ikaw ay nag-a-administer ng oath ay person in authority or may authority to administer oath. Eh, paano mm-hmm. kung wala? So, ibig sabihin, walang perjury? Mm-hmm. So, that is a weird, awkward situation. So, ang gagawin ko, pupunta lang ako kay attorney ka, sasabihin ko na lang na may authority siya kahit hindi, di ba? May mga yes. ganon. So, paano na yun? Lulusot ba ito? This is prone to abuse, attorney ka. Dos kumpanieras. Parang sa marriage, panyera, di ba? Kapag mm-hmm. ang nagpakasal po, no, kahit hindi nila alam, ay kahit wala pong authority si solemnizing officer, yes. pero naniniwala ang ikakasal na siya ay merong mm-hmm. authority. Akala mo, pari talaga. Oo, diba? Ayun pala, ano lang, seminarista pala na na-kick out na. So, hindi dahilan yun para mm-hmm. ma-invalidate ang kanilang yes, kasal. Oo. Diba? Paano yung ganitong kaso mm-hmm. sa perjury, yes, diba? Napakagandang okay. ano yan, pag-isipan pa niya. Ang tanong, paano kung fake yung notary public? Mm-hmm. Ako, isa pa yan. O, kaya lang kasi, attorney cam, yung notary public na yun, usurpation of authority ang pwede niyong kaharapin. Mm-hmm. Dahil, wala siyang authority, wala siyang kapangyarihan na mag-notarize. Pero ikaw, no, na alam mo, deliberately pineke mo yung iyong affidavit, no? Affidavit of consent. Itatakas mo pala yung anak mo, dadali mo sa ibang bansa, dahil hiwalay kayo ng asawa mo, gumawa ka ng peke or nameke ka ng affidavit of consent na para maka-travel ang minor na anak at itatakas mo pala. So, paano yan? Ano ang mangyayari doon? Di ba? Dos kumpanieras. Actually, kapag po ganun, ano, without authority, yun ang question. Pero pag ikaw nagpeke ng affidavit of consent, still, yan po ay perjury na maituturing. Ayan, next attorney ka. Eto po, paano naman po kung halimbawa sinampahan kami ng kaso, tapos ang kaso po ay done with malice o kaya bad faith. Kasi po, final po ito para inisin lang kami, pahiya, kutsain, at yung tatay namin. Pwede po ba silang makasuhan ng perjury? Okay. Pag mga ganito po, no, halimbawa po,
final lang kayo. Para lang, alam mo yon panyera, inisin lang, mm-hmm. tas wala naman palang probable cause o kaya cause of action. Eh pag ganyan po, hindi naman po perjury. Malicious prosecution. Yan mm-hmm. po yung tama yung i-file. Mm-hmm. Ayan. Eh paano naman, Attorney Cam? Nagsinungaling na buntis na ako, kaya dapat pakasalan mo ako. Hoy, maganda yung katanungan. Ayan, diba? Na yan. Ayan. So paano yan? Mm-hmm. Paano, pagka ganun, kay lang, wala pa yan. Pero pagka dumating sa kasalan, yan. At pinakasalan ka. Dahil? Pinakasalan ka dahil akala niya buntis siya at yung pala eh pinagtutungan buntis pero iba pala yung tatay. Nako, buntis ako. Pangatawanan mo ko, ikaw ang tatay. Ay nako, pangatawanan mo ko. Tapos hindi pala ikaw, no? Itong nagsinungaling na babae, 'di ba? This is fraudulent, yes. 'Di ba? And this is avoidable, mm-hmm. no? Pagdating doon sa kanilang kasal. So, ibig sabihin, Attorney Cam, ang maraming uri ng pagsisinungaling at depende sa uri ng pagsisinungaling ang maari mong kaharapin. Yeah. Pero pag mga dokumentong kagaya nito, no, affidavit, ayan, mga ganyan, eh, dito, kaya ay nag-testify kayo sa court, abay, yan po ay perjury na maituturing. Dos kumpanyeras. Paano, kumpanyera, kung halimbawa yung babae na buntis, balikan natin yung sinabi. O, paano kung halimbawa, ano, dalawa naman sila nung time na yon, pero mm-hmm. hindi niya lang sure kung sino ang naka-sure ball. Tapos, di ba, so, feeling niya, hindi, feeling ko ang malakas ang loob nung time na yon, window of conception ko, si ano ang aking nakatalik. Ayan. Mm-hmm. Pwede bang maging ground yun? Pero kung fraudulent pa rin siya in the sense na hindi ka naging tapat dahil nung time mm-hmm. na yon, mm-hmm. eh dalawa pala ang iyong ipa-DNA test niyo. Oo, di ba? Yung ikaw mm. ay namamangka sa dalawang ilog. Yun. Mm. Tsaka, importante po kasi, once na ang lalaki ay tumayo at sinabi niya na, I will take responsibility, papakasalan ta dahil buntis ka at anak ko yan, eh, ang laki kasing big deal noon. Kaya mm-hmm. yung lalaki na, halimbawa, nalaman niya na hindi pala niya anak, tapos sabi nga ni Panyera, ipa-DNA, pina-DNA, kasi iba, kamukha nung kumpari niya, di ba? No? Mm-hmm. Hindi niya kamukha. Eh, yun po, grounds, meron siyang prescriptive period na 5 taon. Para mm-hmm. walang bisa ang kasal. Yes, yun. Thank you, Attorney Cam, sa paglilinaw. Dos kumpan. Okay, ang tanong, lahat ba ng notarized documents, no, na may falsehoods ay maituturing na perjury? Like for example, the deed of sale. Pineke ni tita yung deed of sale para hindi makamana si mama. Oo, diba? Pineke ang pirma ng aking ina. O kaya naman, may special power of attorney po, pineke. Kaya naman, patay na, binuhay pa, pirma pa, ano ba yan? Ayan, so ito ba ay pumapasok sa perjury? Hindi. Bakit? No, doon po sa mga special power of attorney, mm-hmm. sa deed of sale na pineke, hindi po ito pasok sa perjury, pero pasok po ito sa ibang kaso, no? Bakit? Kasi ang mga, ano ba yon, yung mga karapata, mga powers of a notary public, yung nag-i-administer ng oath, syempre yung para sa jurat, acknowledgement, certification of authenticity, ano pa ba, yung mga ginagawa nila. So, yun pong jurat, na naka-incorporate doon kasi sa yun ang pagkakaiba ng jurat at saka ng acknowledgement. Sa jurat kasi sinasabi mo na pinangangatawanan ko na totoo lahat ng mga nakasaad dito sa taas na ito. Doon naman sa acknowledgement sinasabi mo lang na ito yung mga identity ng mga parties at pinirmahan namin ito, nag-appear sila dito sa presensya ko. So, yun po ang pagkakaiba. Magkaiba sila ng, kumbaga, i-purpose. Mm-hmm. Kasi yung Dos Kumpanyeras. Sige, go, Attorney Cam. Kasi po yung notary, wala siyang, ano naman, hindi niya kailangan i-inquire. Kung yung, totoo ba o hindi. Oo, yung validity nung pinapanotary sa kanya. Mm-hmm. Halimbawa, deed of sale. O, totoo po ba ito? Ito po ba? Ganyan. Yung ganun mm-hmm. ba, Panyera? Or kahit ano na pinapanotary. O, ay baka naman it's just important, yes, sa deed of sale o sa special, yes, power of attorney na pinirmahan ito sa harapan niya. Kaya nga napaka-importante po ano ng pagharap. Now, halimbawa itong sa special power of attorney, sinasabi mm-hmm. na, si Attorney Cam nag-issue ng special power of attorney authorizing ABC to sell the property. O kaya naman ay nag-execute ng deed of sale dun sa isang property. No? Kapag kahugan ito at peke pala ito, maaring pumasok ito, Attorney Cam, dun sa staff through falsification. Kasi diba, or misrepresentation. Kasi pag nag-misrepresent na, ako ang may-ari nito, diniklara mm-hmm. ko, kamantalang hindi naman ikaw. Mm-hmm. No? O kaya naman, samantalang yung special power of attorney,
pineke din. So, ang pumapasok doon, attorney, kami yung mga acknowledgement. Mm-hmm. No? So, magkaiba po sila. So, falsification po yun. Pero hindi po sila pumapasok sa krimen na perjury. So, wag po ninyong isipin na, ay, hindi pala ito pasok sa perjury. Gawin na lang natin. Sa ibang krimen po kayo mananagot. Dos kumpanyeras. So, yung mga deeds of absolute sale na pineke, doon po yun pasok. Doon sa deed of sale na pinakit, doon po yun pasok sa sa estafa na tinatawag. Na iba naman po ang parusa at nagmamatter po kung magkano ang value ng damage o yung na danyos doon sa aggrieved party. Dos kumpanyeras. Next, attorney ka. Ay, magko-commercial pala tayo. Yes. Anyway, magandang gabi muna sa iyo, Charmy Wings. Okay, gayon din kay sino pa ba ito mga nandito? Charmy Wing, si Aunt May, at attorney kang pakiba. Gemalyn Cruzado, magandang gabi, watching sa Torrios Marinduque with Nanay Melly. And sino ba yung tatay mo, ano, Gemalyn? Roxanne Costa, magandang gabi. And Crisely Fernandez, nanonood sa Olongapo City. Uy, speaking of Olongapo, hi kay Mama Sinta, Edu Rafael, at Glenda Catamora sa Cebu City. Magandang gabi. Sabi ni Fiesta Martorell, iba na talaga ang panahon ngayon. Kailangan i-legislate o meron pang batas para magkaroon ng good manners and right conduct na dapat ay basic character at trait sa isang mabuting tao. Totoo, yung pagsasabi po ng totoo dapat ay innate. I mean, it should come naturally. Kaya nga po, no, tinatawag itong moral turpitude, itinuturing itong moral turpitude kasi ang expectation sa'yo, magsasabi ka ng totoo sa lahat ng pagkakataon. Ayan. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Una ba, sinungaling, pamimeke at magnanakaw. Triplet sila, Gael Enriquez. Paano pag white lies? Ayan yung question. Si Hilaria Pagunaran, watching sa Tagigaro City. At Ma'am Grace Recta, sasagutin natin yung question mo in a while. Lynn Sason, Maya Paraiso, at Lane Lewis, yan. Raymond Botalon. Attorney ka, may babatiin ka pa ba? Uy, magandang gabi rin po, syempre kay Nanay Vita and Papa Will. At saka, Happy Father's Day yung mga nag-celebrate nung Sunday. Oo, yan, kahapon. And Happy Father's Day sa'yo, Guillermo Solomon Jr. Yan. Magbabalik pa pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Gampo, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. At bago tayo magpatuloy, Attorney Cam, magbabalik po ang Aliwan Fiesta, the Philippines' grandest fiesta mula July 13 to 15 sa CCP Complex dito lamang po sa Maynila. At ang Aliwan Fiesta po, isang malawakang kapistahan na nagbubuklod sa iba't ibang kampyong mananayaw mula po sa kilalang pista ng ating mga lalawigan. At may pagkakataon po tayong ipagyabang ang ating yung ating sariling kafiestahan. Kaya dapat isali na po dito sa ating pinakamagandang o yung pinakamagagaling na street dancers. At syempre may pagkakataon din po tayo na ipagmalaki ang ating mga napakasarap na mga local delicacy kasi matitikman nyo po yan sa ating Aliwan Food Bazaar. At of course, baka ang inyo ng bet, ang pambato ang maging bagong reyna ng Aliwan. Kaya naman po makipiesta tayo sa Aliwan Fiesta. Bisitahin po ang Aliwan Fiesta Facebook page para sa iba pang mga detalye. Dos Kumpanyeras. Ayan, magpapatuloy po tayo sa ating talakayan. Ang tatay pala ni Gemalyn Cruzado ay si Tatay Oni. Magandang gabi po sa inyo and happy belated birthday, Tatay Oni, Tito Oni. Ayan, Attorney Cam, wala tayong question before we pause for commercial. Wala pa niya. Pero ayaw pong ibigay ng tita ko ang kopya ng title na mamanahin nila ng papa ko. Tinatago po niya kasi anak po sa labas ang papa ko. Pwede bang mag-affidavit of loss po kami para makakuha ng bagong title? No, this is perjury. Yan. Ito ang bilis pa niya. How about kung akala mo lang inawala tapos nag-execute ka ng affidavit of loss? Correct. Hindi yun papasok doon. Kasi ang perjury ay knowingly or deliberately magsisinungaling ka. Ito naman, hindi ka nagsinungaling kasi hindi yun ang alam mong facts, no? Akala mo talaga nawawala, yung pala hindi. So, in essence, to cut long story short, ang good faith po, no? Yung mabuting paniniwala ay depensa sa kasong perjury. Ayan. Sabi ni Maya Paraiso, pwede ko po bang kasuhan ang kapitbahay ko na saksakan ng sinungaling? Ginagawa po ako ng issue. Ang lakas pa po makapambulik.
kayabang po eh. Katiwala kasi ng may-ari ng apartment. So ano po muna yung mga kasinungalinga na sinasabi niya sa'yo? Sa paanong paraan? Yes. So depende sa Facebook, po kasi. Sa Facebook? Nilagay sa homeowners? O kaya naman, no, sinabi habang ikaw ay sinabi dun sa mga kanyang mga kaibigan, di ba? Kasi no? Pagka salitaan, kayo-kayo lang sinabi sa ibang tao, yun po ay ano, oral defamation o slander. Kapag ka pinublish sa bulletin board ninyo, no, na mano-mano sulat, typewritten, eh, yun po ay libel. Pero kapag ka ipinost sa social media o kaya sa inyong group chat, yun po ay cyber libel. Na higit na mataas ang parusa. Dos kumpanieras. Okay, ang minor po ba na magsinungaling sa court ay may perjury? Sabi ni Eleanor Jeronimo. Kasi, kaya lang kasi Attorney Cam, kapag ka minor de edad at nagsinungaling, eh, di ba, yung age of criminal liability issue din yun eh. Mm-hmm. Diba? Nagmamatter po, ipina-factor in din po yung age of criminal liability. Next, Attorney Cam. Eto, papaano na naman daw po kung halimbawa nagsinungaling yung genetic engineer sa survey, ano po ang dapat gawin? Inaccurate po. Kung halimbawa po, for example, deliberate po ito, no? Pwede po itong matanggalan ng lisensya. Yes. Kasi pwede po kayo magkaso administratibo, di ba? No? At yung mga ganito, especially kapag yung mga genetic engineer, kapag alam nila, no, na minali nila para paboran yung isang kliyente, alam nila na mananagot din sila. Mahirap po yan. By the way, yung pong dalawang provision nag-a-apply dito sa pag-testify. Una, yung 182 Attorney Cam, yung false testimony in civil cases. Ito naman yung 183. Ito, pumapasok yung false testimony in non-criminal and non-civil proceeding. So, lahat yun, covered pati yung mga ano nyo, certificate nyo. So, pwede doon pumasok. Mali pala yung sinunod. Eto, meron lang ano, comment si Fiesta Mart Royal. Sabi niya, ang pagsasabi po ba ng totoo ay nakabase lang sa positivity and truth hurts, especially if it's negative. Just my opinion po. Totoo. Pero ang pagsasabi po ng totoo ay hindi nakabase, hindi nakabase sa pagiging positive or sa positivity. No? Pagka, syempre, pagka ikaw ay, halimbawa, ay, ang punto lang doon, Attorney Cam, ano, hindi mo kailangang i-post sa social media dahil ano ba naman ang intention mo para gumawa ng hindi positive na comment o pag-komento sa isang tao. Anong intention mo? Kasi pinarurusahan din po, kung wala kang magandang intention sa pagpo-post ng mga nakapanirang salita o puri, mapanirang salita at wala ka namang intention na mabuti, eh pumapasok po doon, ano, kasama po yun sa pinarurusahan na libel. So, sarilinin nyo na lang. Dos kumpanieras. Okay, next, Attorney Cam, sa... Kapag po ba, Attorney Cam, Attorney Rina, convicted po ng kasong perjury, pwede pa po ba siyang tumakbo sa election? Okay. Pag halimbawa po ganun po yung nangyari, eh maaaring hindi na po siyang tumakbo kasi po nakalagay po sa Section 12 ng Omnibus Election Code, no, dinidisqualify po nila from running ng any elective public position. May absolute perpetual disqualification. Kapag halimbawa po, yung binanggit kanina ni Panyera, bukod pa po dun sa sinasabi namin, ito yung Omnibus Election Code, nakalagay po dun, no, pag convicted by final judgments of any offense for which ang sentence po or penalty ay more than 18 months o kaya crime involving moral turpitude. Perjury is kasama doon. Perjury is a form of moral turpitude. Yes, ko. So hindi po siya makakatakbo. Attorney, paano po yung conflicting ang statement, no, sa korte? Attorney Cam, paano pag conflicting? Magkaiba. Alam mo, may affidavit. Oh, ito, judicial affidavit ko. Pagdating doon sa korte, na corner ni fiscal. O na corner ng ano, na corner ng nagko-cross exam, no? Ay, naiba. Naiba ang tono. Totally kabaliktaran. Yun po ay pwedeng pumasok doon sa perjury. No? Kasi pagka ikaw ay nag-testify in court, nag-submit ka ng mga affidavit in court, yun po ay sworn statement. No? Pinangangatawanan mo na totoo yun. So, ibig sabihin, Attorney Cam, pag ikaw ay na-corner doon sa, pag ikaw ay na-corner ng nagko-cross-examine sa'yo, no? At ikaw ay nabaliktad, eh pwede kang managot
sa perjury, no? Although attorney ka, usually ganun, tatanungin ka naman ng nagko-cross-examine. Yes. Bakit ka naman nagsinungaling? Paki-explain mo. Mm. Oh, 'di ba? Yung ganun. Sasabi, pinilit lang po ako, oh, 'di ba? Although wag kang magsisinungaling. Kumpanyera. Kasi mula pa lang, wag na magsinungaling. Kasama din dito attorney kami yung mga bawi statement. Ayan. Oh, may mga iba naman, for example, nagulo lang sa isipan, lang. Conflicting lang. Oh, tinakot po ako. O kaya, hindi man tinakot, pero parang, alam mo yun, yung pagsasasabi. Nag-hallucinate po ako, no? Pwedeng, depende. Hi po ako. So, depende kung halimbawa, yung abogado mo, may clarificatory doon sa sinabi mo, gano'n. Pero kung halimbawa, ikaw talaga ay umamin na, ay, pasensya na po eh. Para po nag-aiba yung appreciation ko dahil bagong ano po ako noon, bagong turog po ng, anong tawag doon? Anesthesia. Anesthesia. Okay. Huwag magsisinungaling. Yes. Ito question, Attorney Cam. Jay here, new HR practitioner po, in case po yung employee nagsinungaling sa kanyang application form, tapos po hindi diniclare na natanggal siya for gross negligence, dishonesty, at malversation, yun po ba ay perjury? Unang-unan, usually ka-attorney ka, pang ito naman, ay halimbawa ay sa mga pribadong kumpanya, usually hindi naman ito under oath. Mm-hmm. Diba? Hindi naman ito under oath. Although hindi naman kasi requirement din na notarized, I mean, na in an affidavit form, no, para maging under oath. Pero generally, kapag nagsasubmit ka ng document sa mga private na companies at nag-a-apply ka, it's not under oath. So, hindi papasok doon sa perjury. But, ibang implication sa employment mo, maaari magkaroon ito ng resulta. Like, for example, naka-indicate sa inyong company policy na yung non-declaration o withholding of information o kaya naman ay kaya ka natanggap ay dahil doon at nakalagay doon pag nagsinungaling ka or hindi mo dineclare ang previous employment mo ay pwede kang matanggal dahil ito ay ang tawag ng panluloko ay maaari kang matanggal sa trabaho. The case is Celis versus Makati Savings Bank. We have discussed this in the past. The attorney Cam ay nasa Taiwan noong diniscuss natin ito. So, anyway, ang bilis ng oras. Oh, why? Kumpanyera. Attorney ka, batiin mo na si Mami Vita. Uy, nabati ko na si Mama Vita tsaka si Papa Will. Pero gusto ko lang po mag-condolence. Ayan, no? Condolence po sa pamilya po ni Wilmar Lampines, yung bodyguard ng ating isang boss na naaksidente at namatay po nung isang araw. Condolence po sa pamilya. Kikiramay po kami. Yes. And of course, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kayo din ang aking mga brothers-in-law. Happy Father's Day po sa inyo. And of course, Ati Lily Baradi, magandang gabi sa'yo. At Tita Mimi, Tito Cecil, Happy Father's Day. And Tita Sita, Tito Sunny, magandang gabi sa inyo. Bukas po, magsama-sama po ulit tayo sa ating programang Dos Kumpanyeras. Nakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras.